Good day. So yung makikita natin dito sa likod ay tinatawag na waterbed. So ngayon ko lang o bago ko lang yan na-install or na lagay dito sa area na to kasi hindi nakakasya dun sa kabilang side. Kasi na-consider ko na yun siya or ginawa ko na siya lock-in closet pagkatapos extra tulugan kung meron man akong bisita lalo na yung mga kapatid ko or mga pamangkin ko. So, waterbed. Ito. So, maalala ang ganda nito. So, itong unit na to, ini-install ko kahapon. So, ipakita ko sa inyo kung paano, kung ano mga benefits. So, kung may mga katanungan kayo, just comment para masagot ko. Okay? Stop natin temporarily para ma-finalize natin yung ano niya pagkalagay kasi kapag walang tubig hindi siya fix. So ngayon may tubig na, try natin i-align yung edge ng item, which is yung waterbed doon sa kanyang sa edge ng kama. So, ang nangyari, bali, nilagyan ko ng kunting tubig tong waterbed before ko i-fix yung ano niya, yung pagka-plastar. Then, after, so, tinuloy ko yung paglalagay ng tubig. So, yun na guys, yung pag-install ng waterbed. Bali, ang laman ng tubig dito ay more or less, ano, 2 drums ng tubig. So ang kanyang frame, uusapan natin itong frame niya, dapat naka-frame siya na kung saan yung base niya papunta doon, ang taas niya dapat 8 inches para hindi malaglag siya. At ang paglagay mo ng tubig dito depende kung anong fill niya kasi the more tubig na ilagay mo, the lesser yung alon. So kung ang tubig niya medyo di siya puno, mas maalon siya. At dapat after sa installation, kunan or tanggalan ng hangin sa loob para hindi siya parang may tunog sa ilalim kapag natutulog ka. Tsaka kapag may hangin sa ilalim, malakas yung alon niya or yung movement niya malakas. Pero kung walang tubig, walang hangin, smoke ang kanyang movement. Nasa halfway na tayo. So yun, pwede na siyang hinto na ang pagkarga ng tubig pero depende pa kasi yun. Gusto ko kasi na maraming tubig para at least naman hindi siya masyadong gumalaw kapag natutulog ka. At ang waterbed, syempre tubig yung nasa loob nito. Yung temperature niya, halimbawa, pag natutulog ka, ikaw na mismo ang mag-control kung cooler ba siya or warmer, depende sa bedsheet na gagamitin mo. Kadalasan sa mga lalaki gusto ng medyo malamig at ang mga babae naman gusto yung medyo warm. So pwede mong lagyan ito ng manipis na bedsheet para at least medyo malamig siya. Sa side ng mga babae, ang ginagawa ay
dinurblihan yung half ng waterbed para yung hihigaan niya ay mas ano, warmer kaysa dun sa lalaki. Advantage sa pagkakaroon ng waterbed is hindi siya mag-absorb ng dust, yung tinatawag natin din na dust mite, na yun ang nakaka-trigger sa asthma ng mga kabataan, lalo na yung mga bagong silang, kasi yung foam ay nag-accumulate ng dust, so doon mo ihiga yung bata, so malalanghap niya yung dust. Samantalang ito, hindi makapiritit ang dust. Ang gagawin mo lang, punasan mo ng medyo namasang-masa na ano, basahan, so mag-clean up mo siya. At saka kapag umihi yung bata, hindi mag-absorb, so madali mo lang siyang palitan ng bedsheet sa fresh na fresh ulit yung higaan ng bata. Hindi siya mabaho or naano ng panghi, hindi siya panghi dahil sa ihi. Kasi every time na magpalit ka ng bedsheet at mapunasan mo itong waterbed, so babalik ang kaniyang pagka-fresh at higaan. Yung waterbed ay serve as natural massage kasi kapag naghiga ka, syempre medyo mag-alon. Mamasahe yung buong katawan mo, lalo na sa likod yung maghiga ka, hindi ka lang gagamit ng unan. At saka, masupport yung spinal cord mo kasi yung waterbed ay sasabay siya sa contour ng body mo. So yung weight distribution mo, lalo na kapag nakahiga ka na nakatiyaya, hindi siya masubrahan ang spinal cord mo na mag-kewi ng weight mo. Isa pa sa mga advantages ng waterbed is kahit electric fan lang or even hindi ka nag-electric fan, i-adjust mo lang yung bedsheet mo na manipis. So, hindi ka na nangangailangan ng aircon or electric fan kasi malamig na siya. So, makatipid ka ng kuryente dito. One time na gastusin mo ay yun lang, yung kuryente sa first time mong paggamit kasi naka-water pump kami. Hindi ka na magpalit ng tubig for kahit ilang taon. Basta lang regularly lagyan mo siya ng algicide para maiwasan yung pagkakaroon ng algae sa loob at pagkabaho ng tubig. At moisturizer din siya sa item para hindi siya mag-crack. At kapag may time na matutulis o yung matutulis o mga susugatan to, kasi ang pinakabawal ito o pinakakunta ay yung mga matutulis na bagay. Halimbawa, yung hairpin, thumbtacks, stapler, kahit ano matutulis, dapat iwasan mo. Actually, kapag accidentally matusok to, hindi naman siya puputok. Lang siya, kasi elastic siya, rubberized. Lalabas lang yung ano niya, tubig kapag hinigaan mo. Pero may replicate naman tayo dito at huwag kang gumamit ng kahit ano lang na pandikit kasi masasira yung unit, mag-crack. So may design tayo na elastic din para sa pag-repair na madali lang siyang i-repair. Yung ginawa kong frame niya, ako lang ang gumawa nito. Dapat talaga nakahilirang tabla or yung nasa side ganyan nakahilira at saka may sahig siya at may sangga sa gilid. Pero itong ginawa ko ay parang cutre lang talaga siya. Ito. Kasi gusto kong may allowance yung sa loob. Pero may nilalagay akong poste sa gitna. Yan. Poste sa gitna para cutre siya. At medyo mataas ang kanyang tayo, no? Para mas feel mo na talagang cutre siya. Headboard din, ako lang gumawa nito, design ko, kasi kadalasan sa nakikita ko mga headboard na ginawa din sa furniture, hindi siya bagay sa waterbed, medyo mababa ang ano niya, or maliit lang ang headboard. Ito pinataasan ko para maging bagay siya sa ano, sa kama mismo. Ang size ng
item or unit natin is 76 by 60 by 8 inches. Kumbaga queen size siya. At kapag magpagawa ka ng frame niya, medyo bigyan mo ng allowance ng 2 inches. Kasi mag-stretch pa to para hindi siya masira. Ano ka lang ng allowance. Anyway, yung iba, ang waterbed ay kinukonsider nila as a bouncing bed, good for couples. Why? Alam mo naman na water, diba? So, walang sakit sa likod, walang sakit sa tuhod, sa siko, o anong part ng body. At sa kayong mga misis, depende kung sinong nasa ibabaw, hindi na ma-overwork yung nasa nasa ilalim. Bakit? Kasi kusa ito siyang magbabounce. Kahit mag cellphone ka lang at mag-ooperate yung nasa ibabaw, parang nagre-respond ka rin kasi magbabounce siya. Ang waterbed din ay good for those who are yung paralyzed kasi maiwasan ang pagkasugat ng likod nila, lalo na yung mga bedridden. Yun. At saka yung circulation ng blood nila, hindi maiipit yung ugat. Kasi nakalutang eh. Yung distribution ng weight ay balanced. So, walang maiipit masyado na ugat kasi tubig siya. At saka dahil siya ay malamig, so ang circulation ng blood ay maganda rin. No? Actually, for high blood at saka may sakit sa puso, yung sa mga ugat-ugat. Mostly, no? Manotice nyo rin na yung waterbed ko ay medyo kulubot, di ba? Kasi, ginamit ko na to doon sa tinitirahan ko dati na walang frame. Pwede to siya kasi gamitin mo na walang frame, kaso mas risk siya na masirang, madaling masira kasi walang naka-ano sa gilid, di ba? So, kaya parang lumaki siya. So, kung ginamitan ko to ng frame agad-agad sa pag gamit ko first time, ma-preserve ang kanyang pagka-elastic. Kaya ngayon, itong frame ko rin, galing to sa tinitirhan ko dati sa Putuan. So, from Davao, umuwi ako. Dinala ko lahat mga gamit ko dito sa namin lugar. Nagkita sila lahat ang mga gamit ko for ilang beses ako nag-transfer. 4 times yung mga gamit ko for 4 times ako nag-transfer. Dito sila kita-kita lahat. Mga luma na talaga. Pero mga gamit pa. So, ito na siya ang tura na almost done na siya. Pero I'm deciding na i-stop ko na muna ang paglalagay ng tubig kasi i-try ko muna higaan kung hanggang saan ang comfort niya. Patayin na natin tong gripo para makapagpahinga tong motor. So, hila-hilain mo tong niya, yung nasa edge niya, ganyan, para mabalance yung distribution ng item. So yun, no? Ang pagtanggal nito ay ganito lang, dapat may basahan dito o yung labahin mo para at least hindi mabasa. Kasi kapag ang tubig ay dito sa gilid, pupunta sa ilalim kasi nilalagyan ko kasi ng floor mat. So, anong purpose niyan? Kasi kapag floor mat, hindi siya mag-absorb sa wood yung tubig. So, kapag napansin mo na may tubig doon sa floor mat, meaning may butas. So, madali mo lang hanapin kasi i-ano mo lang yung unit. So, doon mo makikita na may teardrop. So, ang pag-close nito, bago natin siya i-close, ang gagawin natin, dapat tanggalan ng hangin. Pero sa
sitwasyon dito, yung hangin ay nasa bottom pa ng item. So dapat babayaran mo muna siyang papaibabaw. So temporarily, i-close muna natin ang nozzle niya. Mamaya-maya pa natin siya tanggalan ng hangin. So itong stopper muna, ilagay mo, katapos kabiran mo yan. Yan. So paano to? Paghiga, ganyan mo lang. Bali, i-push mo lang pailalim. Push mo lang pailalim. So ganyan na, flat na siya. So pag kuha mo, ganyanin mo lang dahan-dahan, tapos i-open. Yun lang kasimple. So ang gagawin ko ngayon guys is temporarily kabiran ko siya para protektahan to. So you need to use a cloth, katapos basahin ng konti. So mapapansin mo na may hangin pa sa atin. Maya-maya, tanahan natin siya. Temporarily, iwan mo muna siya. Yan. So ito ang bedsheet ko na ano, manipis lang. Ganyan mo lang, tapos hawakan mo. Hawakan mo itong edge. Yun siya. Temporary lang yun. So, dapat huwag mong tanggalan talaga ng cover para protection niya. Baka ng mga pusa o aso, lalo na yung mga pets, sasampa dito. Tapos, katas kasi nasira yung item. So, ngayon, kuna natin yung hangin ang ito. First, i-open natin muna to. So pag-open dito, isilahin natin to para lalabas tong cup. Tanggalin natin tong stopper. Yun. Lagyan mo ng towel ang paligid ng nozzle para in case na mag-spill ang water ay hindi siya mapunta doon sa gilid. Dapat tuyo yung nasa gilid dahil yun lang ang pwede natin basihan kung may butas or wala ang waterbed. So sa pagkuha ng hangin sa waterbed, tingnan mo pag ano, pagkatapos ihila mo yung ano, malalaman mo kung may hangin kasi parang may allowance sa loob. So yun ang lagyan mo ng pressure para mapunta doon sa nozzle. Press mo lang. Pag wala ka nang narinig, meaning wala nang tubig. Wala nang hangin. Ilang araw, may maano ka na naman kasi may mga hangin pa doon sa ilalim at pupunta sa ibabaw yan. Mapapansin mo yan pag may ingay sa loob. So, same process pa lang, gagawin mo para maubos yung hangin doon sa loob. Ibalik muna natin tong ano. Pero ang pagbalik nito dapat i-press mo to para akyat ang tubig doon sa pinakadulo ng nozzle. Yan, walang allowance. Katapos ibalik mo tong cup lock. Katapos punasan mo yung paligid para mawala yung basa. Saka ibalik mo to.
doon. So lagyan mo ulit ng bed sheet. So ito na siya. Wala na siyang hangin. Pinilitan ko ng cover kasi maliit yung cover na nilagay ko dati kanina. So ngayon ito na malaki-laki. So maganda. Ikaw na ang mag-adjust kung gusto mo malamig or warmer. Lagyan mo lang ng makapal na bedsheet or manipis na bedsheet. Enjoy! Thanks for watching. Kindly subscribe, hit the bell button, like, comment, and share.